May bayad na sa Skyway Stage 3. Simula po yan sa Lunes. Kung magkano ang toll sa pagtutok na ito ni June Veneracion. Libreng nagamit ng mga motorista ang Skyway Stage 3 sa loob ng 6 na buwan. Pero simula sa Lunes, July 12, may bayad na. Base sa provisional toll rate na inaprobahan ng TRB o Toll Regulatory Board, nasa pagitan ng 105 pesos hanggang 264 pesos ang singil para sa mga Class 1 na sasakyan, gaya ng mga kotse. Doble naman ang singil para sa mga Class 2 vehicle. Halimbawa, kung kotse ang iyong dala at ang biyahe mo ay dulo-dulo mula Buendia hanggang Balintawak NLEX, 264 pesos ang babayaran mong toll. Kung pwede nga lang, LUP na nga lang yan, pero hindi naman po tayo pwedeng maging unfair dito sa ating namuunan, yung ating investor. Meron naman daw review mechanism ang TRB taon-taon, kaya pwede pang magbago ang toll rate. Yun nga lang, pwedeng bumaba, pwede rin tumaas. Sa ngayon, hindi pa naman po natin ini-impose na kailangan 100% cashless tayo. Dapat meron din silang cash lane na magagamit itong wala pang RFID. Mabilis at bawas stress. Yan ang karaniwang sinasabi ng mga motoristang dumadaan sa elevated highway. Pero ngayong magkakaroon na ng bayad, dadaan pa kaya sila? Actually, in-expect ko mas mataas pa eh. Expected ko eh, kasi sobrang haba ng distance eh. Doon pa rin. Sobrang tipid ng ano eh, ng biyahe namin eh. Hanggat maaari po mag-ELSA pagka hindi naman rush hour. Pagka talaga lang rush hour, talagang mapipilitan tayo doon. Simula nang magbukas ang Skyway Stage 3, malaki na ang niluwag nitong EDSA. Dahil doon napunta ang maraming motorista, lalo pat libre dumaan. Pero ngayong may bayad na simula Lunes, inaasahan ng Metropolitan Development Authority na may epekto ito sa daloy ng trapiko dito sa EDSA. Sa huling tala ng MMDA nung nakarang buwan, 31.57 kilometers per hour ang average speed sa EDSA southbound. Samantalang bago magpandemya noong January 2020, 11.02 kph lang. Sa EDSA northbound, 27.6 kph ang average speed kumpara sa 21.67 kph noong wala pang pandemya. We're expecting na talaga medyo dadami ang volume, no? Hindi mo maano yun dahil syempre magbabayad ka eh. Kabilang sa paghahandang ginagawa ng MMDA para sa darating na Lunes ay ang pagpapaluwag sa mga alternatibong ruta. Imbis na magsiksikan tayo sa EDSA, ina-encourage namin gamitin ang alternative routes, no? At ito yung tinatawag naming mabuhay lane. Kaya nga ngayon, no, hanggang siguro Linggo, tuloy-tuloy ang clearing namin. June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.